Oh, ito kasama na natin ang ating first contender for the day mula sa Metro Manila na si Mami Luz. Luz Rilio. Hello, Mami. Hello. Batiin niyo po muna ating mga madlang onliners. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Hello. Mami Luz, hindi ka naman magpapatalo kasi Luz ang pangalan. Hindi. Ay, hindi. Oo. Lalaban tayo, fighting. Yes, fighting. Ay, gusto kayo fighting. Alakas ka, millennial ng fighting. Fighting. Oo, alam mo, kaaway mo. Wala siyang kaaway. Pero alam mo, dun sa pinapakita ni Mami na confidence, ngayon halatang-halatang sanay na sanay kayong humarap sa tao. Sanay na talaga. Kasi for 40 years na kumanta ako, yan na yung binuhay ko sa mga anak ko. Pinagpatapos ko sila ng pag-aaral. Nagkaroon ako ng dalawang teacher, isang civil engineer. Wow! Kaya lang yun sa pagkanta ko, tsaka pagtinda-tinda ng mga kung ano-ano, anik-anik dyan. So 40 years na po, 40 years na po kayong performer. Saan po yan? Etong nagkaedad na ako, sa probinsya namin, kumakanta ako sa Catanduanes. Kasi lumipat na kami dito sa Metro Manila. Manila na ngayon. Mga 2 years na kami dito. Ngayon, doon sa Catanduanes, lahat ng hotel doon, kinakantahan ko. Nabaybay nyo na lahat yun. Uy, lahat yun. Pero sa ibang bansa ba, nadala na rin kayo ng pagkanta? Nag-Japan ako. Japan? Why? 12 times, tapos nag-Brunei ako. Uy! Tapos sa Taipei. Mm-hmm. Galing ako dyan. Pero puro show lang. Ay, hindi kayo naka-base doon as a performer? Ay, hindi. Ano lang pala talagang may invitation lang? Oo. Grabe naman yun. Ibang levels pala ito si Mami Luz eh. Every 6 months, balik ng Pilipinas. Mm-hmm. Tapos, request, babalik uli sa hotel. Ibig sabihin, ganun siya kagaling para kunin siya. Kaya nga, fight. fight, yan. Pero sa lahat po ng bansa po na pinuntahan niya po, Mami Luz, saan po yung pinakapaborito ninyo? Ang gusto ko yung Japan. Bakit nung po? Nung hindi pa nililindol. Ay, bakit po sa Japan yung pinakalagay sa Japan, nung panahon namin ha, kasi millennial na kayo eh, nung panahon namin, madaling mauto ang Hapon. Ano daw? Kailangan ko bang sabihin yun? Ano daw? Joke. Hindi, baka may, ano lang. Madaling kumita ng pera, basta ano ka lang. Magaling ka mag-entertain. Ka, masipag ka. Basta masipag ka lang. Talagang ang isipin mo lang, pera. Kailangan mo, diba, para sa pamilya mo. Yes. Kumbaga kung maabilidad ka at masipag ka at madiskarte ka pa, mas malaki ang kikitain mo pag nasa Japan ka ng mga panahong iyon. Oo. Totoo yan. Pero eto, tanong natin kung ano ba. Kung may na-experience ba siya or nabiyayaan ba siya nung pag-a-abroad ni Mami Luz, tawagin na natin natin kanyang pamangkin na si Kyla. Kurado, Kyla. Hindi siya yun. Hi. Hi, Kyla. Ngayon lang sila nagkita. Oo. Parang dun sa pagbati mo, parang anak ka na niya kung kumilos. Mm. Bakit ganyan ka-close kayong dalawa ni Mami Luz, Kyla? Eh kasi yung mother niya. Kyla? Kaya po si Kyla? Kasi po, sobra pong, ang dami niya na pong tinulong kay mama, ganun po. Mm-hmm. So, sa financial naman po, so kaya sa mga family problem po, tinutulong niya po lagi si mama. Oh. So, bakit nalaglag yung antena mo sa hindi harap? Hindi niya antena yan. Bang niya yan. Bang? Isa lang dito sa side of the pag bangs. Bang. Pero, close ka din ba sa mga anak ni Mami Luz? Meron na po kay Tito J. Kanino? Tito J. Tito JC. So ano po, pamangkin niya pala. Oh. Pero naligaw akong konti. Madalas ba kayo nagsasama ni Mami Luz? Bonding ano moments niyo? Oo. Minsan lang po kasi school weeks na rin po ganun. Busy sa school. Pero minsan naman po, may mga bonding. Ano yung madalas niyong bonding? Video okay ba? Movie marathon? Ano? Video okay po gano'n, tapos kain lugaw. Mga galit ka ba? Nakakalaw ka pa, galit ka eh. Tsaka binubulungan siya ni Mami Luz. Video okay. Atindahan ninyo. Pero Mami Luz, kamusta naman bilang isang pamangkin itong si Kyla sa inyo? Ang magaling niya, mabait yan. Kasi ngayon varsity yung basketball player. Wow! Kaya pala school nila. Kaya yung angas pala niya, iba eh. Ikaw pala, basketball player. Crossover. May alam ah. Basketball player yun sa school. Oh, yun lang. Tapos may tindahan akong maliit, meron akong mga yung lugaw ba na may bias. Minsan pagising niyan, "Oy, Kyla, kain na rito." Ang gagawin lang niya, lilikpitin lang niya yun. Yun na yung bayad sa kakainin niya. Lilikpitin lang niya yung mga plato. At least hindi hindi asa na lang sa kain tapos aalis. At least may galaw din. Baka naman po pwede tagaligpit din kami basta may lugaw. Pwede. Sarap kaya kahit mainit, no? Well known yung lugaw namin doon sa street namin. Sa street. Saan po yan? Para sa may Bago Bantay, Quezon City. Lugaw yan na may bias. Tapos mami na may bias. With matching egg. Sarap. Oh, Kyla, ano lang yung message mo sa pinakamamahal mong Tita Luz? Me, thank you kasi kahit na
ano, ganyan na nga kay Kuya JC, na nakakayanan mo pa rin, natulungan kami, lalo na si Mama po. Tapos, ano, na sobra ka. Wala pong iiyak, binibigyan ano, po kami. 500 pesos. Sobra mo po kaming na-motivate sa life. Ano po. Thank you. Ayun, po. Thank you so much. Pag naka-sideway itong si Kyla, para siyang si Michelle Rodriguez, yung sa Fast and the Furious. Oo nga. Yung young version ni Michelle Rodriguez. Actually, oo. So, ng mga Fast and the Furious 1. Oo. Thank you so much, Kyla. Thank you. Of course, Mami Luz, galingan niyo po sa laban niyo mamaya. Fight, fight. Kasi parang nagre-rest back to si Mami dahil galing itong Stars on 45 eh. Parang rest back no in a way. Oo, dito sa Showtime. Yes. Thank you so much po. Thank you po. Thank you so much. Sama natin. At speak up condition, feeling ko condition ng kanyang boses para lumaban today ang ating pangalawang contender mula sa Visayas na si Gabby Kahili. Hello po. Magandang hapon. Hi. Hello. Taga Visayas ka at nalaman namin taga Katiklan, Aklan. Kaso madalas ka ba sa Boracay? Actually, yung office ko po talaga is nasa Boracay. Nasa beach mismo? Yes, yes. Uy, lifeguard ka ba doon? Nakala ko lifeguard ka eh. Hindi po. Part ng trabaho ko is to, ano din. Yung safety. Pero ano ba ang trabaho mo? Anong job description yung mo? Yung job ko talaga, nasa port. Kami po yung nag-a-assist, nag-verify ng mga hotel vouchers ng mga tourist at sa mga guest na papasok ng Boracay. Ah, kasi bawal na nga pala ngayon yung walang early booking na pagpabawal ng walk-in. Bawal ng walk-in. Mm-hmm. Pero kamusta na ba ang estado ng Boracay ngayon magmula nung binukas siya ulit? Well, organized na po. Marami na rin pong implementations. Saka mas malinis. Sabi nga daw. Parang gusto ko. Punta ho kayo. Punta tayo doon. Tara, ano, invite mo naman kami. Sige po. Invite mo ang hashtag road trip. Road trip. Oo. Pero tayo pupunta, hindi sila. Tayo lang sasabi. Yes, quiet yes. lang kayo dyan. Oo. Pero, gano'ng katagal mo ng work yan? Mag-1 year pa lang po this. Mag-1 year. July 16. Mm-hmm. Mag-1 year pa lang po. Pero before, ano yung previous job mo? Sa LGU Tourism din, kasi nagtapos po ako tourism ng Bachelor of Science in Tourism sa Iloilo. Buti di ka naging turista. Kasama na rin yun. Minsan po feeling turista sa feeling Boracay. Turista. Hindi ka ba nagsasawa na lagi ka nandun? Hindi po nakakasawa yung talaga. Boracay. So, alam mo, sa ganda ng sunset ng Boracay, hindi ka magsasawa. Everyday mong na-witness yun. Sarap. Invite mo kami. Kaya ko pa pinag-invite mo kami. Pero, ikaw ba? Kasi di ba taga doon ka? Hindi ba limited yung mga chances or opportunity sa singing contest? Oo, konti lang din kasi yung mga contest sa barangay eh. So, pero nakakasali ka naman? Before, hindi ko nahilig yung contest kasi, opo, hindi ko na naging hilig yung contest. Naging wedding singer na lang din po ako. Sa events na. Pero kasi, nabalitaan namin na tsaka ka na nagseryoso sa ganyan dahil sa isang pack daw ng candy. Paano nangyari yun? Mm-hmm. So, Christmas party nung grade 5 pa po ako. Tapos, actually, kumakanta na rin ako noon. Bata pa lang po ako, kumakanta na ako. Nagsali ako ng contest nung Christmas party. Tapos, yung premyo is isang pack ng candy. Hindi ko na lang sasabihin. Yes, wag. Ayun, ako yung nanalo. Para dun sa candy. Na-encourage ka dun. Na-encourage ako dun. Na-inspire ako. Tapos yun. Parang sineryoso ko na. Para hindi lang isang pack ng candy. Makuha mo. Interesting yun. Sa ako ng bigas naman. Oo. Sa mga barangay kasi, di ba gano'n? Eto, tanungin natin kung nakatikim din ba siya ng candies na napanulo na ng ating contender na si Gabby. Kausapin natin si Mavel, ang sister-in-law ni Gabby. Hello! Ano ba? Mavel? Mavel? Ano? Mavel po. Mavel. Captain Mavel. Si hello. Hello? Hello po. Hi. Hi, si hashtag Luke po ito, tsaka si hashtag Ryle. Jimboy. Yes, so good afternoon. Good afternoon. Kasama namin ngayon ang iyong bayaw, tama, di ba? Sa Tagalog, bayaw na si Kuya Gabby. Ano bang mensahe mo sa kanya ngayong araw na to? Hi, Doggy Doggy. Ano po? Ano po yung mensahe niyo po para kay Kuya Gabby? Dahil mamaya po, sasampa po siya sa tawag ng tanghalan stage. Hello, Gab. Ngayon, nandito kami. Hinihintay ka namin. Sobrang proud kami sa iyo. Hinihintay niyo siyang umuwi ka agad? Pinapauwi ka agad? Sobrang excited kami. So, make us proud and enjoy the moment. Salamat. Lang magkakabahan. Mavel, meron ka bang mga last minute na advice na maibibigay mo kay Kuya Gabby dito? Siguro yung advice lang namin para sa kanya, be yourself lang, sing from the heart, kasi pakita mo kung sino si Gabby.
Thank you, ma'am. Sa Madlang people. Oh, thank you so much, Mavel. Ayan, ang sister-in-law ng ating contender na si Gabby. Thanks for your time. Pero ito, nandito ka sa tawag ng tahanan. Ano ba pinaglalaban mo at sumali ka dito? Kasi minsan na rin pinangarap ng tatay ko na maging singer. So, ako yung gustong magtuloy. Oh yes, magtuloy nun. Never too late. Kasi nga, naman. Pwede mo ituloy yung pangarap ng ibang tao. Tsaka, for sure, dahil sa ginawa mo ngayon, sobrang proud ang tatay mo sa'yo. Kaya, good luck sa'yo, Kuya Gabby, and thank you for joining salamat us today. Po. Salamat po. Galingan mo sa laban mo, Lester. Galingan mo. Ngayon, kasama na natin ang third contender na si Gianna. Yes, kamusta po ba kayo? Okay lang po. Okay lang. Ikaw ay galing sa Mindanao at 15 years old at yes, grade 10 student. Incoming grade 10 student po ngayon. Incoming. Incoming, yes. Incoming grade 10 student. Ano bang balak mong course after ng... Flight attendant po. Wow. Bali, tourism. Gusto ko ba- rin yan. Ba't mo ba gusto mag-tourism? Oo. Kasi gusto ko rin pong makapunta sa... saan... kahit anong lugar. Ah, okay. Adventurous ka pala. Opo. Oh. Usually, ganun talaga yung ano dahilan ng mga gustong mag-tourism. Yes. But tama. Anyway, grade 10, incoming grade 10 student ka, pero balita namin, ikaw ay, ano, active ka sa extracurricular activities. Kwentuhan yes. mo naman kami. Kasi po, SSG officers ako or student government vice president sa campus namin. Wow. Hili ko din po yung math na Uy. Subject. Kasi yun po yung nagpapataas ng grades ko. Ay, grabe. Tapos? Kasi teacher po yung mama ko, hindi pwede pa wala-wala lang teacher po sa class. So, sa bahay, tinuturuan ganyan. Mag-math, binibigyan ka ng... Ah, okay. Pero yung mami ko kasi English magaling, so sa English din ako mataas. Wow. English major po din yung mama ko. Ay! Genius na. Ikaw din mahilig ka rin sa English. Apa. Pero math yung favorite mo talaga. Ayan. Tapos ano pa yung ginagawa mo? Nagsa-softball player din po ako. Softball? Paano softball yung... Para siyang baseball Manum- pero flat yung ano, yung bat. Girl version. Girl version daw. Anong meron ka? Ikaw ba yung batter? Ikaw ba yung... Hindi. Kapag in kami, kami yung nagbabat. Tapos batter, on popcorn. Field, kami yung parang... kukunin namin yung trono na mag-iin ulit kami para lalaki ulit yung score namin. Ah, grabe! Tapos, after lahat ng ginagawa mo yun, ay honor student ka pa din. Apo. Paano mo nagagawa yun? Kasi po, hindi ko po pinapabayaan yung studies. Kahit na mahilig ako sa sports o kumakanta ako, paggagabi, kahit matagal ako matulog, nagsistudy po ba? Karisya. Grabe, masipag pala to. Tularan mo yun. Oo. Oo, sabi mo. Grabe, pumunta naman tayo sa mga kantahan, ganun. Anong ilang taon na po ba kayo nagsimula kumanta? 7 po. 7 years old, wow. Sino nagturo ko sa'yo kumanta? Mula bata po ako, nagigitar kasi si Papa tuwing gabi, lalo na po pag brownout sa amin. Ayun, nag-humming kami kasama yung mga kapatid ko. Paano ba yung humming? Paano? Ganon tapos. Sarili yung kanta or may kanta talaga kayo sinusundan? Sa ngayon po, nagko-compose po ako. Kasi tinuturoan ako ni Papa mag-gitar. Pero noon, kumakanta kami ng mga kantang Shakul po. Shakul. Ah, Shakul. Favorite ni Papa yun. Oo. Oy, pero eto ha, makakasama natin syempre yung iyong pagtawag ito, private tutor, kumbaga. Ang iyong yes. mommy na si Miss Genevieve. Hello po. Tama po ba, Miss Genevieve? Genevieve, di ba? Ah, Genevieve. Genevieve. Hello po. Hello po. Naku po. Kayo po pala yung magaling sa English tsaka math. Grabe. At how do you do? How do you do? Very fine po. Yes. Very fine. Oh, English charot lang. Grabe. English teacher po, pero mathematics yung sa asawa ko po. Ah, okay. Ay, kaya so, naman. Husband and wife, nagtuturo din. Teacher din yung tatay. Teacher yung tatay niya, kaso sa preschool po. Mm. Ah, sa preschool. Nag-fusion, di ba? Oo. Sige. Paano niyo po ba siya tinuturuan sa bahay, kumbaga? Tinuturuan namin siya. Sa sample po yung sa academics po. Mm-hmm. Pag natitingnan namin yung grade nila, kasi 7 sila,
So, pag tinitingnan namin na dihado yung grade nila, talagang ipo-focus namin sila. Pero kung ano lang, yung daily lang, pag nakita namin na okay lang sila kahit wala kami, hindi namin igagay. Grabe yung busy siya pero may time pa rin talaga magturo. Tama. Pero may tanong, Hope, what kind of daughter is Jenna? Gianna. Gianna, if Gianna is to be asked, ang attitude niya is very positive naman po. Kasi kung pag-aanuhin, siya pa ang kanang kamay ko. In behalf po sa kawalan ng papa niya, so siya ang nandun. Oo. Pero wow, ikaw, grabe. Short, very short message lang for your mom. Ma, walang iyakan na. Thank you sa support. Lalo na po kapag minsan nagkakasala po ako. Pinapatawad niyo po pa rin ako. Wow, grabe. Very nice sweet. Mother and daughter relationship. So. Oh, pero ito naman, maraming salamat sa iyo at good luck sa inyo. Thank you po. Miss Jeannie, maraming salamat. And Gianna. Kasama natin ngayon ng ating current defending champion. Grabe, solid pa rin hanggang ngayon. Ating seventh day muna atin, no? Si Ate Jermaine Apil. Ito ate, feeling mo, kanang 100% gyapon ang mga... Ay, ala, nagbisaya tuloy ako, Luzon pala. 100% pa rin yung feeling mo, maibigay mo mamaya ate. Or may parang withdrawal na. May a little something na nag-hold na pa rin. 100% pa rin. Bibigay ko pa rin yung best ko. Kat kaya ko. Pero hindi mo pa ba nararamdaman? Hindi pa naman. Do you feel it? Wala pa. Kaya pa. Kaya pa. Sabi naman nila, pag 7th daw is crucial. Daw siya, diba? Hindi yan. Kasi natalo ako 7th day ko eh. Kasi so nagpakain ka. O hindi. Pero eto, para mas makilala natin ang ating defending champion, nandito tayo ngayon sa... Big Kwento Mo! Naku, saan bubunot ang items ng ating defending champion at siya ay magpapaliwanag at magbibigay ng kwento sa kanyang items na mabubunot. Close your eyes! Okay! Wala! Oops, maraming natin. Okay. Oh! Scarf. What is that? Scarf. Scarf ba yan? Yes po. It's a scarf. Perfect. Hindi mo kaya pakita yung... Anong scarf, meron sa scarf? Yes. Pag bago po kumanta, lagi ko siyang... Bakit wala kang scarf ngayon? Hanga. Kasi nilagay natin dito. Hindi, and for the past few days, nalaman natin na before Ate Jermaine sings, kumakain siya ng burger, kumakain siya ng apple. Burger, apple. Tsaka scarf po. Kailan siya yung scarf? Kumakain siya ng scarf? Gusto yung sabay kayong dalawang Bisaya. Kumakain siya ng scarf? Sinusunod. Pero bukod sa pagkanta, hindi mo ginagamit, pang alam, protection sa boses mo, may iba ka pa bang pinagagamitan ng scarf? Pag malamig po. Pag malamig lang talaga. Pag nabiyahe po. Pero it's not like your go-to fashion, Diba? Itapon na natin ito. Marami ka bang scarf? Marami po. Mga ilan? More than 10 po. Marami yun. Marami akong scarf nung bata ko, yung nadadapa ako. Hindi ka namin tinatanong kanina. Scarf kasi yun. Share niya. Bunot ka na nga lang ulit, Jeremy. Scarf. Ikaw, bata ka, matabil yung dila mo. May tagatawa sa'yo, Jeremy. Ay! Wow! Bukupay! Bukupay tsaka putulatik. Ooh. Putot, bukupay. Alam mo, may trivia kami sa'yo. Nung ako, natalo ako nung sa Miss Q&A, 7th day ko, nagdala ko ang ng pagkain. Oo, tapos tinalo ka po. Oo, feeling ko ngayon na... Hindi naman niya dala to eh. Hindi, sa galing sa staff natin to. Sabi nila pag nagdala na daw, matalo na. Ano yung... Anong ganap? Yan po yung special tipo ng Binyan Laguna po. Kala ko on. Pero ito ba ate, favorite mo or nagsawa ka na rin? Kumakain lang. Minsan. Ano ka ba? Nagbibenta sa ng ganyan bago pumunta dito? Sa bus, no? Kausin yan sa bus. Kasi specialty ng lugar nila eh. So may tendency talaga na ako, nagsasawa na ako sa Otap, di ba? Sa dried mango. Uy, ang sarap ko yun. Share mo naman sa amin yun. Sasawa ka na pala eh. Ang dami natin dito. Ang ganda ng smile ng mga staff natin. Let us move on to the next item. Itatanong lang namin kung kano-ano ni Cherry Pie si Buko Pie. Ito yung sama mo na si Apple Pie. Bunot ka ulit. Si Apple Pie. Close your eyes. Ay, may diploma ka ulit. What is that? Oh, Jaden! Oh,
talaga hindi mo pa nababalik at nasabi mo na kagano'n dyan. Hindi, fan ka. Opo. Hindi, ayaw niya. Kailan ka naging ano, fan ng JD? Mukha ko siya. Nung napanood ko yung On the Wings of Love po. Ah, On the Wings of Love. Doon na ako naging fan nila. Doon ka nag-start. Mm-hmm. Anong nakita ko? Anong nakita mo sa love team nila? Kinikilig ako sa kanila, tsaka ano ha? Simple lang silang dalawa. Simple. Sa tingin natural mo, ano ba yung, anong meron sa JD na wala sa ibang love team? Yes. Ay. Walang JD. Hala, favorite. Sila lang yung favorite kong ano, love team. Ano naman po yung pinaka-important na lesson na nakuha mo galing sa JD? Kasi minsan nagtuturo sila ng workshop eh. May natutunan ka ba? Baka na-inspire siya. Oo, ano yun lang. Ano yung ka-inspire-inspire sa JD na talagang nagustuhan mo? From love team, naging totoo silang jowa. From real to real. Exactly. Natural kasi silang dalawa. Nakakilig din siya. Wow. Ayaw mo nung isang JD na ano? Sino? Jaden Birdie. Jaden Birdie. Ibig sabihin, hindi siya masyadong nakikilig sa iba sa JD lang. Oh. May last item pa ata tayo? Dami pa. Oh, last na to. Oy! Lip tint. Lip tint. Ay, taray! Oh. Lip tint pa. Ah, may bago na palang ano. Oo, oh, patay ka. Ibang brand. Ano ka ba? Hanggang 20 yan? Tint na ngayon may 11, 12. Ah! Ano meron sa lip tint? Tint bakit? Yun yung ginagamit mo pag nagka-camping. Tint yun. Ano meron sa lip tint? Favorite ko siya pag naalis. Lip tint lang ako. Simple-simple lang. Mm-hmm. Yan yung go-to-go. Yeah. Go-to-go. Ang time lip tint lang. Ah, lip tint lang. So, hindi ka talaga mahilig sa makeup ate? Mahilig naman, pero pag naalis, lip tint lang. Lip tint lang. Tsaka pulpo lang. Mm-hmm. Basta buhay na labi, okay na. Ano naman yung strategy mo mamaya ate sa pang-seventh mo na laban? Ano? Gagalingan ko na lang, tsaka ano, pupusuan ko na lang yung song na kakantay. Naku, kayang-kaya mo yan. Yeah. Thank you so much, Jermaine, sa pag-share ng mga stories. Hi, kapamilya! Thanks for watching. For its Showtime Online Universe videos, just click the I button and don't forget to subscribe. Here we go!